Senador Raffy Tulfo bat ata matapos subukang tostahin si Vice Presidente Inday Sara sa Senado. Naturang senador may ipanggustong ipahiwatig upang mahanapan lamang ng panibagong butas ang Vice Presidente Inday Sara at suningaw ang kanya. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Matapos ang mainit na bakbakan sa kamara sa pagitan ng panig ni Senador Raffy Tulfo at panig ni VP Inday Sara Duterte binutot sa pagmumukha ni Senador Raffy Tulfo kung papaano mainis ang isang Inday Sara. Dahil sa pangkwe-question na ito ni Tulfo, tila tumahimik na lang ito matapos ang mainit na sagot ng Vice Presidente. Saad din ng mga netizens na walang kinalaman ang Vice sa naturang isyu inilahad ng senador bagat ito lamang ay kasabay ng patakaran ng mga eskwelahan. Hinlaro din ng mga political analyst na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang Vice Presidente sa pagmanman sa iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas at patuloy na naglilinis sa mga gasgas nito. Sa pagbida-bidang ito tila nga na lamang ang senador at hindi makaimak sa sagat ng panig ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Narito ang full article, ang full video kung saan kinastigo ni Senador Raffy ang DepEd. Tulfo sinabon DepEd sa mga ambagan ng PTA. Kinastigo ni Senador Raffy Tulfo ang Department of Education, DepEd, sa isyu ng pagsalisit umano ng pondo para sa mga gamit sa eskwelahan sa pamamagitan ng Parents Teachers Association, PTA. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng DepEd, inilahad ni Tulfo na maraming mga magulang ang nagrereklamo sa kanya dahil sa pangungulekta umano sa mga paaralan na pinapasukan ng kanilang anak. Ipinakita pa ng senador ang mahabang listahan ng mga natanggap umano niyang reklamo mula sa mga magulang laban sa pangungulekta ng pondo sa eskwelahan. Batay sa mga sumbong na nakarating umano kay Tulfo mula sa mga magulang sa iba't ibang paaralan sa bansa, sa pilito na kinokolektahan sila para pambili ng mga gamit tulad ng electric fan at iba pang gamit. Iginiit ng senador na mayroon namang pondo para sa mga school supply at iba pang kailangan na kagamitan sa ilalim ng maintenance and other operating expenses. Samantala, nanindigan ang pamunuan ng DepEd na mananagot ang mga paaralan na nagsosolicit para sa mga school supply at gamit sa pamamagitan ng PTA. Ayon kay DepEd spokesperson at Undersecretary Michael Pua, mayroong no collection policy sa lahat ng paaralan sa bansa. Maaaring magsampa aniya ng reklamo sa DepEd kapag nakaramdam ang PTA ng pang-aabuso mula sa kanilang paaralan. Kung ginagamit po ang mga PTA para ma-circumvent markang paywall yung ating markang paywall no collection policy, kami naman po ay bukas at tumatanggap ng complaints, ayon kay Poa. Dagdag pa nito, hindi makakaapekto sa grado ng bawat mag-aaral kung hindi nagbigay ng share ang kanilang magulang sa PTA dahil hindi pinapayagan ng DepEd ang mangulekta ng ambagan. Sinabi pa ni Paul na hindi pwedeng pumasok o makialam ang DepEd sa PTA dahil mayroon silang rules and guidelines, pero pwedeng mag-imbestiga ang kagawaran kung may nagaganap na solicitation. I would like to put it on record that I fully support the 715 billion pesos or more, the budget of DepEd for 2024. I don't have any problem with that whatsoever. However, just like before during the committee hearing, I just had some few concerns, and those concerns weren't really answered because for the lack of time, and I was informed that I need to produce certain documents to justify some things that I did mention during that particular hearing.
Ang concern ko lang po talaga, for the longest time... May I just, before the gentleman proceeds, the Senate version is now 718.08. Okay, 718. Let's make it 719. No, we have to be accurate on it. Okay, sige. 700, like I said, I don't have any problem whatsoever pagdating po sa budget ngayon for 2024 para sa DepEd. Wala po tayong question dyan. Regardless, kahit na po medyo kumulang, wala pa rin po akong problema. Thank you. Para maging klaro po tayo. Ang problema ko, ang issue ko lang po kasi, for so many years po, sa programa ko sa Wanted sa radyo, palagi po ako nakakatanggap ng reklamo mula sa mga magulang ng mga estudyante sa elementary at high school na karamihan sa kanila ay mga mag-aaral, mga magulang na mag-aaral ng mga security guard, kasambahay, factory worker, na sila po ay naobliga mag-contribute na required ng eskwelahan through PTA para sa iba't ibang mga pangangailangan tulad ng electric fan, tulad ng jobos, tulad ng bond paper, tulad ng pambayad para sa sweldo ng security guard, sweldo ng janitor, para sa utility bills, etc., etc., etc. Na hindi po dapat dahil meron man po talaga budget ang DepEd dyan through the MOOE. Now, paano po nakukolekta itong perang ito para magkaroon po tayo ng idea lahat? Ang nangyari po ay dinadaan sa PTA, Parents Teachers Association. Now, pag start po ng school year, nagpapatawag po ang PTA ng General Assembly. At pagdating po dun sa General Assembly, magbobotohan sila muna ng mga officers. Right after na maboto po yung officers, ang next agenda agad ay maghanap sila ng proyekto. Kailangan nila mag-identify ng proyekto para sa eskwelahan. At ano po yung mga proyektong yon? Yun po yung mga gastusin na akin pong binanggit. Okay. Now, I want to put a stop to it. I really do. As much as possible during my watch as a senator of the Republic. Pero napagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisiya ng pangongolekta to PTA, gumawa na po ako ng batas. Now, I don't have to. Dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang, yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206, noong 1965, na-enact yan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise from elementary schools sa public schools. Except for Red Cross, except for in fact the only ones that was mentioned was Red Cross. Now, noong 1969, RA 5546 was enacted para ma-amend yung 4206. Dito po sa 5546, mas lalo naging malawak po yung prohibition sa collection. Maybe the good sponsor might want to react doon po sa dalawang batas na akin pong nabanggit. Thank you. Hello? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Thank you, Mr. President. Mr. President, the concern of the gentleman was raised during the hearing. And the Vice President Secretary of DepEd responded by mentioning Department Order Number 49 series of 2022, which is a no fee, no collection policy. Tama ba yan? No fee, no collection policy, which they are strictly implementing.
And it was further discussed during that hearing that there is the PTA in almost every school that does their own fundraising efforts. And it being a parent-initiated organization, they are allowed to do that. So we, in connection with the law that His Honor pointed out, that is exactly consistent with the department order of the department. But the department order cannot supersede. If I may just continue, Your Honor. Okay. So the department order has the very same policy. No fee, no collection. The department and all their subordinates, meaning the teachers, are not allowed to initiate or to tolerate these collection efforts. But this does not prevent the parents from having their own fundraising. This system has been practiced for decades. Ayan, finally lumakas. This system has been practiced for decades, and it has been a private initiative of the parents that has allowed many projects to see the light. No, anything from gate, fencing, gardening, events. It's a PTA initiative, and I think that's why it was mentioned that if there is a desire to change that policy, there must be a law, because currently the DepEd order is consistent with the existing law mentioned by His Honor. Okay, Mr. President, may I ask the good sponsor kung sabihin niya sa akin yung bang department order na yon at saan po doon sa dalawang batas na binanggit ko, RA 4206 and RA 5546, alin doon na nagsasabing pinapayagan na mangolekta ang mga eskwelahan o mga magulang para sa contribution sa eskwelahan? Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.